Pumanaw na ang Chairman Emeritus ng VACC o ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Lauro Vizconde. Nakilala si Vizconde sa pakikipaglaban niya para sa katarungan sa pagpaslang sa kanyang pamilya sa tinaguriang Vizconde Massacre. My report, si Cesar Apolinario. Mahigit 20 dekadang nakipaglaban para sa hustisya ng kanyang pamilya si Mang Lauro Vizconde. Taong 1991 nang paslangin sa kanilang bahay ang kanyang asawang si Estrelita at mga anak na sina Carmela at Jennifer. Mula noon ay naging anti-crime advocate si Mang Lauro at kabilang sa mga nanguna sa VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Taong 2010 noong napawalang sala ang 7 nahatulan sa tinaguriang Vizconde Massacre na siyang nagpasamaraw lalo ng loob ni Mang Lauro. Alas 5:15 ng hapon noong Sabado pumanaw na si Mang Lauro sa edad na 77. Na-ospital siya noong nakaraang Martes dahil sa ilang komplikasyon. Palabas na raw sana siya ng ospital noong Biyernes nang bigla siyang inatake sa puso. Ayon sa pamangkin niyang si Jonah Vizconde de Lumen, paulit-ulit na na-ospital si Mang Lauro kamakailan dahil sa diabetes at pulmonya. Kagabi, isang misa ang idinaos na dinaluhan ng kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Kasama sa kanyang huling habili na hukayin muli ang labi ng kanyang pamilya sa Holy Cross at isabay sa kanyang libing. He was looking forward to this day na makakasama niya ulit yung pamilya niya. And on our part naman ay ito yung time na mawawala na yung pain eh, yung emotional pain na nararamdaman niya. Nakaburol ngayon sa Heritage Park sa Taguig ang labi ng Chairman Emeritus ng VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, tuloy raw ang laban ng VACC para sa mga mahihirap, lalo't adhikain at pangarap ito ni Mang Lauro. Lalong nag-uumapaw dahil para sa amin, si isang Lauro Vizconde, isang bayani ng hustisya, na talagang lalaban, talagang di mawawala ng pag-asa hanggang sa kataas-taas ang hukuman at hanggang sa huling remedyo para makamtan ang rule of law at ang justice. Sa Miyerkules sa katakdang ilibing sa Manila Memorial Park si Mang Lauro at isasama sa kanya ang buto ng yumaon niyang mag-iina ayon sa kanyang kahilingan noong siya'y nabubuhay pa. Cesar Apolinario, GMA News.